Hello, good afternoon sa lahat. Sa ngayong hapon, gusto ko sagutin kayo sa tanong kung anong requirements sa CINIC kasi mag-response ako, nag-iikot-ikot lang siya, so hindi ako maka-response sa inyo at saka yung pagdalawang araw, isang araw lang, hindi na talaga kasi nadaming mga tanong. So sasagutin ko kayo through video, gaya sa kanya, kasi kasama siya ng amo, requirements lang is birth certificate, yung supporting letter ng amo na isasama yung tatay ng amo niya sa Canada. It's the second time na ito. So hindi kami nag-expect na 15 days lang yung pangalawang namin apply. So natatanong kayo kung kapatid ang mag-hire sa inyo, ano ang mga requirements? So kailangan both, ano siya, both reference, both birth certificate sa kapatid mo at sa iyo, and then ano pa rin siya, properties, saka bank statement. Importante talaga yan kasi ang karaniwan nare-refuse dahil wala silang ano ang sinasabi ng iba dahil kapatid naman ang nag-invite, kinakailangan yung pupunta. Guys, kailangan kayo ang pumunta doon. Kayo ang kailangan ng may properties at saka pira sa bangko. Kasi usually at the end of your tour IST yun ang sinasabi nila na hindi kayo babalik dahil wala kayong babalikan. So ngayon sa mga tiyain at saka mga tiyuin na gusto mag-apply, medyo malabo kasi yan kasi mas maganda kung kapatid talaga at saka magsasama sa inyo, sa kayo sa amo, yun ang maganda na mag-apply ng visa. Kasi sa ngayon, siyempre alam na yun na ang pupunta doon is hindi na babalik dito dahil mahanapan ng trabaho. So alam na nila yun, kaya mas maganda na mag-apply na lang kayo sa working permit kaysa mag-apply kayo ng tourist na walang kasiguruduhan. So guys, ulitin ko, ang maganda pag-apply ng tourist, yung sasama ng amo, na binanggit kong mga requirements, na ano lang siya, yung ulitin ko ha, yung last na kontrata mo, yung birth certificate mo, and then supporting letter ng amo. Yun lang ang kailangan sa kasama ng amo. And then yung kapatid, ulitin ko ulit, baka hindi clarify, i-clarify ko sa inyo, baka hindi naintindihan, na kung kapatid, kailangan both birth certificate ninyo, kailangan mag-provide invitation ng kapatid sa Canada, and then supporting letter ng amo mo dito na pinapayagan kayo na pupunta doon, bakasyon, babalik kayo dito, plus yung reason na bakit kayo pupunta doon, may sulat yun. So ako na yung tuturo sa inyo kung anong gawin doon. So yun lang ho, I hope na ang video na ito makasagot sa mga tanong ninyo doon sa akin sa FB. Salamat. So bukas guys, wala kaming office. So close kami pa Saturday dahil we are 70 Adventist. So goodbye. God bless.